Ang Rice Crop Manager Advisory Service, RCMAS, ay isang optimized digital agriculture application na ginawa upang magabayan ang mga magsasaka at makatulong maitaas ang ani at kita sa pamamagitan ng wastong paggamit ng abono, tamang dami, tamang uri at tamang panahon, at iba pang paraan akma sa pamahala ng kanilang palayan. Ito ay ginagamit ng mga extension workers, crop advisors, service providers, local farmer technicians at kapwa magsasaka para interbyuhin ang mga magsasaka at makakuha ng rekomendasyon. Ang RCMAS ay isang aplikasyon na maaaring i-download at i-install sa computer, smartphone at tablet. Kapag na-download ang RCMAS, maaari nang makita at gawin ang mga sumusunod. Narito ang login page ng Rice Crop Manager Advisory Service. Dito mapupunta matapos mag-type ng URL. Kailangan i-type ang username at password kung nakarehistro na bilang user. Kung hindi pa, pindutin lamang ang register upang dalhin ito sa RCM User Registration at gumawa ng login credential. Kung mayroon na, i-type lamang ang username at pindutin ang login. Halimbawa, nakalimutan ng password, maaaring pindutin ang forgot password upang mabigyan ng link sa pamamagitan ng password. Pindutin naman ang contact us kung nangangailangan ng agarang pagtugon o mayroong mga katanungan at solusyon. Matapos makapag-login, lalabas ang dashboard kung saan makikita ang account, user ID at access level. Sa sidebar, makikita ang kasalukuyang stage o module. Halimbawa, makikita ang dashboard, ang statistics ng mga nagawang rekomendasyon ng RCM mula 2014. Sa ibaba naman, makikita kung gaano karami ang nakarehistrong magsasaka sa buong Pilipinas. Ang kulay berde, ang kabuuang bilang. Dito, mayroong kabuuang 72,499 at 5,814 mula sa Calabarzon. Makikita rin ang bilang ng mga magsasakang na bigyan ng ID card. Sa bahaging ito, makikita ang kabuuang bilang ng palayan at nasukat na palayan gamit ang GPS. Sa bahaging ito naman, makikita ang bilang ng SMS na naipadala sa mga magsasaka at ang bilang ng mga registered users. Add Farmer. Upang makita ang bilang ng mga magsasakang na irehistro ng inyong lokasyon, pindutin ang Farmer List. Kung magre-rehistro ng bagong magsasaka, pindutin ang Add Farmer. Makikita dito ang data privacy notification na kailangan upang makasiguro na ang magsasaka na irerehistro ay magbibigay ng pahintulot upang makuha ang kanilang mga datos. Maaring i-download ang data privacy upang maiprint, maipakita sa magsasaka at malagdaan. Kung matapos ito, pindutin ang Agree at Continue. Narito ang kwestyonaryo upang makapagrehistro ng magsasaka. Sa itaas, pindutin ang Add Photo at ilagay ang larawan ng magsasaka. Matapos mapirmahan ng magsasaka ang Data Privacy Form, maaari na itong i-upload. Kasunod nito, i-type ang pangalan at iba pang mahalagang impormasyon.
kabilang ang numero ng kanilang cellphone. Mayroon itong kasunod na katanungan kung ang magsasaka ay nairehistro na rin sa RSBSA. Kung rehistrado na, kailangan ilagay ang RSBSA ID number nito. Itatanong rin kung ang magsasaka ba ay isang farmer technician, technodemo farmer, farmer extensionist, seed grower, at kung mayroong asosasyong kinabibilangan. Dahil nabigyan na ng numero ng cellphone, tatanungin nito kung nais ng magsasaka na makatanggap ng libreng SMS sa mga rekomendasyon mula sa RCM. Pindutin lamang ang yes kung nais makatanggap at submit. Add format. Matapos may rehistro ang magsasaka, irehistro naman ang kanyang talayan. Pindutin ang add. Makikita dito ang kanyang ID number na na-generate matapos siya mairehistro at ang location ng kanyang talayan. Kung pagmamayari ito na magsasaka, pindutin ang I own the lot. Kabilang sa itatanong ay ang pagkakilanlan ng palayan. Halimbawa, nasa tabing kalsada ang palayan, kaya maaaring ilagay sa tabing daan. Ang sukat naman ng palayan ay maaaring ibase sa ektarya o square meters. Kung ang magsasaka ay kabilang sa isang farmer cluster, pindutin ang yes at save. Upload GPX file. Ngayon nakarehistro na ang magsasaka at ang kanyang talayan, maaari nating makita ang mga detalye nito. Pindutin lamang ang view upang makita ito. Halimbawa, si M. Suarez, tabing daan, makikita rito ang ilan sa mga impormasyon na ating inirehistro gaya ng pagkakilanlan ng palayan, farmlot ID at GPX ID. Mahalagang tandaan ang GPX ID dahil gagamitin ito kapag nagsukat na ng kanyang palayan. Makikita rin dito ang sukat ng kanyang palayan, farmland ownership at organisasyong kinabibilangan ng magsasaka. Sa bandang ibaba, makikita na wala pa siyang RCM recommendation online at offline dahil bagong rehistro pa lamang ito. Matapos magsukat ng kanyang palayan at masave gamit ang GPX ID number, pindutin ang upload GPX upang maisumite ang GPX file ng palayan.
Matatanda ang 5,000 square meter ang sukat ng talayan, ngunit kung titignan dito ay 0.3768 hectares or 3,768 square meters lamang ang tunay na sukat ng talayan. Maaring i-download ang GPX file na ito upang magkaroon ng kopya. Pindutin lamang ang download GPX file. Maaari ding bigay ng rekomendasyon mula sa RCM ang isang palayan para sa susunod na tanim. Pindutin ang generate recommendation. Makikita rito ang iba't ibang katanungan na kinakailangan upang makagawa ng rekomendasyon. Kabilang sa mga module na ito ay add farmer lot info, target yield, determine fertilizer rates, determine timing, splitting and fertilizer sources, at other crop management practices. Kabilang din dito ang SMS notification. Isa-isahin nating sagutan ang mga ito. Makikita dito ang estimated na target yield sa mga palayang ito ngayong taniman. Sa target ang RCM ng 4.5 tonelada kada ektaryang tuyong palay. Kung tama ito ay pindutin ang next at nakapag-set na ng target yield. Matapos ito, maaari nang ituloy ang pagsagot sa kwestyonaryo upang matukoy ang fertilizer rate. Sa module na ito, makikita ang calculated NPK requirements upang maabot ang aning 4.5 tonelada kada ektaryang tuyong palay kanina. Dito, tatanungin kung anong abono ang nice ng magsasakang gamitin na pagmumulan ng nutriheno, maaring urea o ammonium sulfate. Narito ang gabay sa paglalagay ng abono na kinalkula ng RCMAS. Pinapakita nito kung kailan ilalagay ang abono, anong klase at gaano karami. Sa halimbawang ito, dalawang klaseng abono lamang ang nirekomenda, triple 14 at urea. Para sa other crop management practices, sagutan lamang ito base sa isasagot ng magsasaka. Kanina, nirehistro ang numero ng cellphone ng magsasaka. Maaari itong makatanggap ng libreng SMS, kaya naman ito ay kasama sa mga itinatanong. Mayroong iba't ibang dialekto na maaring pamilian. Matapos masagutan ang lahat ng ito, maaari nang makagawa ng rekomendasyon. Narito ang buod ng mga impormasyon base sa isinagot ng magsasaka tulad ng petsa ng tanim, target yield level, ilang impormasyon tungkol sa pagpapatubig at pamahala ng abono. Mayroon ding visual na time frame upang makatulong sa pagtukoy kung kailan ba dapat maglagay ng abono. Kung matapos ang mga ito, isave ang rekomendasyon. Maaari itong i-download bilang PDF file at ma-print upang maibigay sa mga magsasaka at lubusang maipaliwanag ang tungkol sa wastong paggamit nito sa kanyang palayan. Ang mga impormasyon na magsasaka pati na rin ang makukuhang rekomendasyon ay tinatabi para sa monitoring at reporting sa Kagawaran ng Pagsasaka o DA. Para sa karagdagang kaalaman,
ang mga magsasaka ay hinihikayat na makipag-ugnayan sa kanilang extension worker o bisitahin ang municipal o city agriculture office sa kanilang lugar.